Good day, mga kabayan, kapiloto at kapwa drivers. Ngayon po ay pupunta tayo. We go to Kowloon City from Chater Road Central. Okay, sa Chater tayo, going to Kowloon City. We're taking Eastern Tunnel po dahil congested ang Central Tunnel. So we're gonna take Eastern Tunnel. So Chater Road Central going to Kowloon City. Kailangan pumunta tayo sa left side para makapunta tayo sa highway sa Gloucester. Okay, take the leftmost. Yung pinaka right side is pupunta yan sa mid level. Ang left side po pumunta sa Gloucester. Yan. Signal right. Signal right na po tayo. So ayun na, nakuha tayong lahat. So mga kabayan, this is Vinem. This video is for the learners, beginners, at mga gustong mag-drive sa Hong Kong. Right now, I cannot cross the solid line, white line on the right side. Although, traffic ang pinakagitna. Yung pinaka-right side, hindi ako pwedeng kumanan dahil solid line. Pwedeng 3 points po yan pagka-crinos ko. So pwede na, intermittent line na. So pwede na. Okay, intermittent yung putol. Ayan, pwede i-cross po yan. Pinaka rightmost tayo. Okay, pwede rin yung gitna. Okay na. So we're connecting to pinakagitna na line. On your left is going to Wan Chai North po. Ito pinaka right most is dediretso sa Gloucester, connected na hanggang North Point na po yan. So we're taking the Eastern Tunnel. Iiwasan natin ang Central Tunnel dahil congested. Pag kinuha natin ang Central Tunnel, malilate tayo. Kabababa lang ng amo nating lalaki. Sasakay na yung babalikan natin yung amo nating babae. So hindi pwedeng mag Central Tunnel. So nakikita natin sa Google Map na congested talaga yung Central Tunnel. Oops, gusto nyo umagaw, pagbigyan. And then signal right, agaw ulit tayo. Gloucester na po tayo. Gloucester, signal right pa ulit isa para hindi tayo makocongested mamaya dyan papunta sa sa Central Tunnel. Isa pa. So mga ka-learners, ka-beginners, ingat lang sa pagdadrive, slow but sure. Ano po? Oh, ito na, pinaka-right most. So we are in Gloucester na po. Gloucester Road. Itong line dito sa Gloucester na to, there are 4 lane. Actually, 5 na nga eh. 1, 2, 3, 4, 5. Yung dalawang right most is pwedeng pumunta sa North Point going to Eastern Tunnel. So agaw tayo ng isa pa sa right most. Oh, second to the right na tayo. On the right, pinaka right most going to Happy Valley, Causeway Bay. So pwede kang pumunta dyan.
But connected also to ano, pwede rin optional yan papuntang North Point. If you're going to North Point, it means that you can go straight to Eastern Tunnel. So yan. Pero kung nandito ka sa line na ito, itong kinukuha ko, binabaybay ko ngayon, hindi ka na makapunta sa Happy Valley or sa Times Square. Hindi ko sinabing hindi ka makapunta sa Causeway Bay, but you cannot go to Times Square on that way. Makapunta ka pa rin, pero malilate ka na pagka kinuha mo yung pinaka right most. So we are now here. Ayan. On that rightmost also, now you can go to Causeway Bay, but optionally you can go to Victoria Park or Excelsior or the World Trade Center. Okay, agad tayo ng isa right na. So as you can see, we are now on to binabaybay na natin ito itong na to. Punta na tayo sa Eastern Tunnel na po. Pag-diretso na to. So, here, wala tayong makitang traffic. Why? Because there's no traffic in English. In Ilocano. On traffic, bro! So, tapos lang tayo ng 70. 70 lang po tayo. Ilagay natin sa cruise control. Kung alam niyo po mag-set ng cruise control, eh i-set niyo na sa cruise control para hindi kayo sumobra sa speeding, matamaan sa speeding. Pag sinet niyo sa 70, hanggang doon sa dulo ng walang hanggan, 70 na yan. Cruise nga eh. Hago tayo isa. Kasi may ipit na tayo. Under construction. At pag ganyan, medyo congested na rin at medyo dikit-dikit na yung bumper to bumper, hindi ka pwede mag-cruise control. Kundi itutulak niya lahat dyan. I-disengage mo yung cruise control pagka alam mong medyo hindi mo mapanatili yung speed mo sa gusto mong speed, disengage. Dito na tayo sa right most. Papunta na ng Kowloon Estate. On the sa gitna at saka left most, yung left most niya is pupunta ng North Point. Pinagitna, then diretso ng eastern part ng Hong Kong, wherein that is Chai Wan. Pupunta ka ng side, check-o, or yan, lahat yan, papunta yan po. Heng Fa Chun, hindi Heng Fa Chuen, ha? Heng Fa Chun. Rightmost, Eastern Tunnel na tayo. So, smooth, walang traffic. Itong Eastern Tunnel na to, nagkakatraffic ito sa bandang alas 5, alas 6. Hapon, huwag nyo kukunin ito mga kabayan pagka ganang oras. Parehas lang sila ng Central Harbor na traffic pagka ganito, pag ganang oras. So nasa papasok na tayo ng Eastern Tunnel, we are still in 70 pa rin ang takbo natin. Although pumapalo tayo ng 72, 75, pwede pa rin yan. Huwag lang tayo lumampas ng 85. Mamaya-maya magsisinkwenta na to. Sundin natin yung sinasabi niya. Ayan, 50 na. 50 km per hour. Bigla-bigla kasi naghahanap buhay yung mga polis dito. Bigla-bigla na lang silang sumusulpot. Nagtatago kung saan-saan. Nanguhuli ng speeding. Dami na kasing nahuhuli, bigla-bigla na lang darating yung ticket sa bahay. Ayun. Ticket. Ganun po ang patakaran dito. Papadala yung ticket. Pag hindi mo nabayaran within 21 days,
sulatan ka ulit hanggang sa madoble yung penalty mo. Pag hindi mo talaga inasikaso at binayaran. So ganun po ang batas dito. Hindi po yung kukulihan ka ng point. Congested din pala ang Eastern Tunnel. Ano ba yan? Bakit humina bigla? Ba't ang daya naman ng Google na to? Green na green sa mapa. Tapos bigla na lang. Buti na lang itong right side. Tuloy-tuloy pa rin. Nasa tunnel na po ako, mga kabayan. Sa mga taga-Pilipinas, ang tunnel ay ganito. Kawawa naman. Hindi pa kayo nakakita ng tunnel. Hindi joke lang. Alam ko naman na maraming tunnel dyan sa Pilipinas. Kaya lang eh, mas mahahaba yung tunnel dito. Ano ba yung pinakamahabang tunnel na naranasan ko dyan sa Pilipinas? Doon sa may sa Cubao lang yata. Dito, marami yung tunnel dito. Sawa kayo sa tunnel dito, pwede kayo maliko. So, binabaybay natin ang Eastern Tunnel. Dito, 70 lang. At ang bayad sa tunnel fee is 25 lang. Although, hindi na ako nagbabayad dahil auto-toll po ito. Kung ganito lang sana ang sistema din sa Pilipinas, sa mga expressway. May, alam ko may auto-toll na kayo dyan eh, sa Pilipinas. Ay, mas mabilis sana ang biyahe. Magbiyahe ng mga ano, biyahero. Yung gulay hindi malalanta pagdating sa destinasyon. Ano ba? Di ba? Kung maayos lang ang sistema ng transportasyon, inaayos yung mga signs sa mga speeding, ganyan, mahigpit kayo sa drink driving, maiwasan ng disgrasya. Although dito, kahit na mahigpit dito, may disgrasya pa rin nangyayari. Pero hindi kasing dami ng disgrasya na nangyayari sa Pilipinas. Sa Hong Kong, eh, dito, ang drink driving saka drug driving. Ang drug is yung naka-drugs. Eh, mahigpit. Kung gagayahin lang sana ng Pilipinas ang higpit ng transportasyon dito sa Hong Kong, aasenso lalo ang Pilipinas. Kung lalagyan nyo lang ng pangil yung malatig ring, kunwaring matapang na transportasyon dyan sa Pilipinas, lagyan nyo ng pangil yan, aba, kahit plastic lang na pangil, matatakutan kayo. Katulad dito sa Hong Kong, talagang hindi lang pangil lagay dito, talagang nilagyan pa ng lason. Dahil hindi lang sila mahigpit din talaga kung may huli kang drink driving, kulong, tapos 10 points na bawas sa driving points. Diyan sa Pilipinas, walang driving points dyan. Kahit ilang violation ang gawin mo dyan. Di ba dito, pag naubos mo yung driving points mo dito, hindi ka na pwedeng mag-drive. Otherwise, pag nahuli ka, is ikukulong ka at magmumulta ka ng malaki. Or, mawawalan ka ng lisensya. Mga kaibigan, nasa Kowloon side na tayo. Kowloon Bay. This part is Kuntong. Itong, ano na, ito sa part na to. Dito tayo pag mag-cruise. Lagay natin sa cruise control. Set natin sa 70 or 80. Pwede. Ang takbo dito is 70 lang. Maya maya mag-e 80 po ito. Kaya set na natin sa 80. Ayan o, 70 nakikita nyo. 70 o, yan o. Yun, ang laking 70. Pwede mo lang iset sa 80. And then kunin mo yung pinaka right mouse. Kung medyo mabilis-bilis ka ng konti sa 70,
Kasi yung sa Rightmost is nag-80 sila eh, oh. Kung mapapansin nyo. Hindi ka pa kasi, hindi ka naman mahuhuli pa pagka ganun. Although, ginagawa din ng karamihan is plus 10. Yung iba, plus 15 pa. Ginagawa. Eh, masyado ka na matapang pag plus 20 ka. Dito, plus 10 lang ako, okay na. 18. Ito, 18 na siya. Plus 10 ako, di 90. So, pwede pa yan, mga kaibigan. Pero sa mga beginners na katulad ko at ano, eh, huwag nyo masyadong ano yun. Kung ano yung nilagay dyan, o 80 ka lang, 80 ka lang. Huwag kayong pakasiguro kasi ano, hindi natin alam kung paano nila sineset yung mga radar gun or mga cameras nila. On the leftmost, is yan, pababa na yan sa ano, sa Tacuawan, papuntang Tacuawan po at cruise terminal. Leftmost pa exit 2D yan. Ang sinusundan natin is going to Mongkok and Chatin, pero Mongkok po tayo mamaya. Lilipat tayo sa left side, left na ano, left lane. Saka na tayo lumipat kasi may mga mababagal po kasi sa left lane. So, hindi lang tayo sa ano. Ayan, sa my right side is yung Mega Box. Yung pulang-pula na building. Makikita nyo sa ano. Kahit nasaan ka man sa kung pagka sumakay ka ng helicopter, makikita mo yan. Red Mega Box na yan is naka-red. Ito naman yung approaching tayo sa Kitec. K-I-T-E-C. Kowloon Exhibition and Technology, ewan ko na kung ano ba yung mga IC na yan. Basta Kitec ang tawag dyan. K-I-T-E-C. So, ayan na. Mayroon na siyang ano, signal left na tayo. Lipat tayo sa left lane. Kunin natin yung Mongkok. Pagkita nyo po yung sign niya, Mongkok. Pagka dinerecho kasi natin itong daan na to, dinerecho na siya sa Taitskern or yan, papunta sa Shatin. Taitskern Tunnel. Yan yung diretso na yan. Pag dinerecho mo yan, papuntang Shatin. Yan yung isang tunnel na tulad ng Lion Rock, pero ito Taitskern yan. Ayan, baba na tayo ng Mongkok. Pag dinerecho mo yun, pupunta ng Shatin. So dalawang tunnel lang po papasok sa Shatin. It's Lion Rock and then Taitskern. This one is bumaba na tayo sa papuntang Mongkok kasi papasok tayo sa Prince Edward. Ito, nasa Prince Edward East na po tayo, mga kaibigan. Prince Edward East. Prince Edward East. Lilipat tayo sa right side na right lanes. Pinaka right lane mamaya dahil yun ay papasok sa Prince Edward West. From east to west. Di ba? So, makikita nyo yung line niya is akyat kasi tayo ng bridge mamaya ng flyover. Right side. So, 50 lang siya. Lipat tayo sa pinaka right most. Okay. 50 lang siya, mga kaibigan. So, matakbo tayo ngayon ng sabihin natin 60. Pero dapat 50 ka lang. Makikita niya, 50. Sabi niyo. Both lanes are, ano, papasok sa Prince Edward West. But then, ito kasing right lane is pinaka rightmost is pananatili ka sa bridge eh. Bababa ka na lang malapit sa ano na yung Mongkok. Yung isa kasi bababa sa pagka leftmost ka is going to Kowloon City. Papasok na yun sa Kowloon City. So we are in Prince Edward West, east. So connecting na tayo, nasa bridge na tayo, flyover.
connecting na tayo sa Prince Edward West. Although mananatili tayo sa 50 kilometers per hour, we should, or we may, we have to, manatili. On the left most, pag bumaba ka dyan sa bridge, papasok na yan sa Kowloon City. Unang pagbaba mo at unang kanto, kumanan ka sa Junction Road. That is Kowloon City already. So, nanatili tayo sa right most. So, nasa bridge pa rin tayo. Connected na tayo sa Prince Edward West. On Prince Edward West, kunin natin yung pinaka right most dun sa ilalim ng bridge. That is Waterloo Road is pag kumana tayo doon sa ilalim ng bridge, kukonekta na tayo sa boundary. So we're going to boundary po, because that is where I belong. Although Kowloon City pa rin siya. Okay, kunin natin yung left move. Okay, yan, pagka nag-turn right ka dyan, papunta pa rin ng Kowloon City. Dito, right most din tayo. O, edi, Kowloon City pa rin. So, that's it, mga kabayan, mga ka-learners at ka-beginners. So, mga gustong matutong mag-drive around Hong Kong. Yun, huwag mong tatanggalin ng seatbelt mo daw pagka ganun. So, that's it for now. This is Vin M. Sa susunod na video ulit. See you when I see you. Bye-bye.